Unang-una guys, punta tayo sa browser, sa Google. So, type mo lang m.youtube.com.create para mapunta tayo sa desktop. So, para direct tayo sa desktop na YouTube, hindi sa mobile YouTube. So, ayan. So, click mo lang to, yung create, may create na nakalagay. So, ayan. So, next, magsa-sign in ka. After mo mag-sign in, click mo yung icon mo sa taas. Ayan. So, view your channel. Then, YouTube Studio. Click mo yung YouTube Studio. So, after nan, i-click natin si continue. Next is, i-click natin yung video icon. Ayan, para lumabas yung ating mga videos. So, may mga sample ako in-upload na video and screen 1 and screen 2 and 3. So, ayan, yan yung ating gagamitin na lalagyan ng end screen. So, ito muna si end screen 1. So, click mo lang yung title. Then, click edit yung may ball pen sign, yung may pen sign. So, next, hanapin natin yung end screen. So, ayan. Baba mo lang siya. Nasa baba siya ng video. Sa gilid. Sa right side. Tapos, baba. So, ayan. Makikita natin si end screen. That click naman natin ulit yung pin sign. So, ayan. Lalabas na yung end screen. So, ayan. May mga element dito, guys, na ipapasok natin para lagyan natin ng end screen video. So, ayan, may pagpipilian siya. So, mamimili na lang kayo dyan kung ano yung gusto nyo. So, ito, may 1 video, 1 subscribe, 2 videos, 1 video, 1 playlist, 1 video, 1 playlist, and 1 subscriber. So, kayo na bahala kung ano yung gagamitin nyo. So, ito, sa sample na to, gagamitin natin yung 2 videos. So, ayan. After nya, pag lumabas na yung mga element nya, so, iaayos nyo na lang. Dahil mayroon naman tayong guide, so, doon natin i-place sa guide. Doon natin i-ayos sa may guide natin. Ayun. So, easy na lang siya iayos pag meron tayong guide sa ating outro. So, ayun. Pag-click natin itong first na element, so, may lalabas dyan na best for viewer. So, si YouTube na yung ano, bahala maglagay ng video pagkatapos ng yung video. Yung sa end screen. So, siya na lang maglalagay ng video. So, meron din dito choose specific video. So, meaning, so, ikaw lang bahala maglagay kung alin yung video yung gusto mong ilagay, ipasok dyan sa end screen mo. So, ito yung pinili natin. So, pipili na lang kayo ng video mo. After mo i-click yun. So, ayan, lalabas na agad siya sa end screen mo. So, sa pangalawang element, so, ganun pa rin. Choose specific video pa rin yung gagamitin natin. So, ayan, mamimili kayo ulit kung alin yung mga video na gusto nyong ilagay. So, ayan. So, next guys is mag-a-add tayo ng element. So, click lang natin yung sa taas, yung may plus element. Ayan. So, may magpagpipilian ka dyang option na video, playlist, subscribe, and channel. So, dahil yung ating outro is bilog, so, subscribe yung ilalagay natin. So, ayan. Click mo lang yung subscribe. So, lalabas yung ating channel. So, ayan guys, pag natapos manood yung mga viewers natin, so, direct click lang nila yung ating channel icon para mapunta sila sa ating channel at mag-subscribe. So, next naman guys is itong sa baba.
So, dito naman sa baba, guys, is yung mga element natin, iaayos natin. So, i-fit natin siya sa ating outro. So, kailangan hindi siya sumobra doon sa ating video. Dapat naka-fit siya sa ating outro. So, i-click lang natin sila isa-isa by element para i-move forward and backward. So, kayo na bahala kung paano nyo iayos. Basta, ma-fit lang siya sa ating outro. So, may guide naman sa pinakababa kung nasaan yung outro nyo, nasaan yung video nyo. So, malalaman nyo kung nasaan banda yung inyong outro para lagyan ng end screen element. So, para hindi ka mahirapan, meron sa taas siya may undo tsaka redo para hindi na kayo mahirapan mag-forward-forward. So, kung lumagpas o sumobra, so undo and redo lang. Next, pag yung mga element mo is naka-fix na siya sa outro mo, yung saktong-sakto talaga siya sa outro mo, so no need na siya i-move forward and backward. So, pag sumobra naman o kinulang, so kailangan natin siyang i-move para ma-fit siya sa ating outro. Yung pagkatapos ng ating video tapos outro, so kailangan naka-fit siya sa outro. Next, guys, kung sa tingin nyo ay okay na, so click play button para ma-check natin kung sumakto yung ating ginawang end screen. Yan yung sample video natin tapos outro. Ayan. So, saktong-sakto lumabas yung ating end screen element sa ating outro guide. So, ayan. Napakaganda, guys. So, good job. So, ganyan lang siya gumawa, guys. So, pag okay na, click save. Tapos, punta tayo sa ating YouTube Mobile. So, iti-check natin sa YouTube Mobile. Ayan. Kung okay ba yung kinalabasan ng ating outro. So, forward lang natin. Ayan. So, yan yung ating outro with end screen. So, ayan, guys. Once na-click nila yung ating subscribe icon. So, ayan. Visit channel sila. Click nila yung visit channel. So, direct na sila mapupunta sa ating YouTube channel. So, doon na sila mag-subscribe and mag-bell notification. So, ayan. So, ganyan lang kadali, guys, maggawa ng end screen. So, punta naman tayo doon sa ating dalawang video elements. So, once clinic nila isa sa mga video na gusto nilang panoorin, so, direct na rin sila mapupunta sa video na susunod nilang panoorin. So, ayan. Diba? Pag clinic nila yung video na yon, so, direct na sila mapupunta sa video na yan. So, ayan. Yan lang siya kadali, guys. Next, guys, punta naman tayo sa ating second sample sa end screen 2. So, yung end screen 2 natin is nasa right side yung kanyang mga elements. So, ang ilagay nating element, one video, one playlist, and one subscribe channel. So, ayan. Sample intro natin, tsaka yung sample video. So, next na yung ating sample outro with end screen 2. So, ayan. So, ito na yung ating sample end screen 2. So, nasa right side yung kanyang element. So, video yung sa taas, playlist yung sa baba. So, once clinic nila yung isa sa mga videos, example itong play all, yung playlist, so, direct na sila mapupunta sa playlist na yan. So, ganyan lang kaganda, guys, pag may end screens. Kasi kung ano yung gusto nilang panoorin sa susunod mong video, so, kiklik na lang nila direct. So, next naman, punta tayo sa ating end screen 3. So, yung ating end screen 3 is plain lang siya. So, plain lang inilagay natin, guys, para madadagdagan pa natin ng ibang element. So, hanggang 4 element lang yung ating mailalagay sa ating end screen. So, ayan. Punta muna tayo sa end screen. So, yung ilalagay nating element is yung tatlo muna. So, yung una is video, isang playlist, isang subscribe. So, ayan. Yan. Plain lang siya, guys. So, thank you for watching lang yung nilagay ko sa taas. At
Kayo na bahala kung anong option yung ilalagay yung element sa outro na yan. So, ilalagay natin is yung may tatlong element. So, one video, one playlist, and one subscribe. So, yan yung isa sample natin. So, ayan. So, kayo na bahala kung paano nyo ilagay o iayos yung ating mga element. Pwede right side or left side. Pwede sa gitna. Ayan. So, lalagyan muna natin sila ng mga video. So, yung lalagyan natin video is choose specific video pa rin. So, ikaw pa rin yung pipili ng mga video na ilalagay. So, pwede rin si YouTube. So, kung si YouTube, so click mo lang yung best for viewers. So, sa playlist, kung may playlist ka, so ilalagay mo yung playlist mo. So, click mo lang yung pen icon sa gilid. So, lalabas na yung mga playlist mo kung meron kang mga playlist. Kung wala naman, so video na lang ilalagay mong element. So, natin gawin guys is mag-a-add tayo ng isa pang element, click plus element. So, may video, playlist, at channel. Yun na lang yung option niya. So, example, ilalagay natin tong channel. So, pag click mo yung channel, so maglalagay ka ng channel na gusto mong ilagay. Yung second channel mo ba o yung channel na sinusuportahan mo. So, itatype mo lang yung channel na yon. Sample itong channel ng anak ko, Samuntina Sibling. So, please guys, pa-subscribe na din yung mga channel ng anak ko. So, ayan. Itatype mo lang yung channel na gusto mong ilagay. Ayan. So, click mo lang siya. Tapos, mapupunta na siya sa iyong end screen. So, ayan. So, kayo na bahala kung saan mo siya ilalagay. Kung saan mo siya gusto iayos. So, ayan. So, dalawang option yung subscribe icon natin. So, kung ayaw mo naman yung subscribe, so, click delete mo lang. So, may delete button naman siya. So, mag-a-add ka na lang ng ibang element. Example, ito video. Basta hanggang 4 element lang siya, guys. Ayan. The video can only contain up to 4 end screen elements. So, hindi na siya pwedeng lumagpas hanggang 5. So, hanggang 4 lang na element talaga. Tapos, guys, yung mga element mo, kailangan hindi siya mag-overlap. So, pag mag-overlap siya, hindi siya papasok. So, kailangan nakaayos talaga siya. Yun ang end screen elements cannot overlap or be too close. Or hindi siya pwedeng sobrang lapit. So, kailangan may space. May spacing siya, guys. So, kayo na po bahala, guys, kung alin ayos yung gusto nyo. Dahil plain naman yung ating outro, walang guide. So, kahit saan mo siya pwedeng ilagay. Basta may space lang siya at hindi magkadikit-dikit. So, after mo naman maiayos yung mga elements, so lalagyan mo na siya ng video. So, choose specific video pa rin yung ilalagay natin. So, kung gusto nyo si YouTube na, so click mo lang yung best for viewers. So, kahit hindi mo siya lagyan ng video dahil pag once na natapos yung video mo, si YouTube na mismo maglalagay ng mga video sa outro element and screen mo. So, after mo maayos, guys, so iche-check mo sa baba kung naka-fit ba siya sa ating outro. So, kung hindi siya naka-fit, so, kailangan mo na naman siya i-move and i-forward isa-isa yung mga element mo. So, dahil yan ay okay naman, so, click save naman natin kasi naka-fix na siya sa outro natin. So, check na natin siya dito sa ating YouTube mobile. So, ayan, yung ating sample video, intro, sample intro, then sample video, at yung ating sample outro. So, ito na yung ating sample and screen 3. So, yung ating outro background is plain, walang guide. So, meron tayong dalawang video element, isang subscribe, isang playlist. So,
So, ganyan lang ka-easy gumawa ng end screen, guys. Sana nagustuhan nyo, nag-enjoy kayo, at may nakuha kayong tips. So, kung gusto nyo pa ng ibang tutorial about YouTube channel, so please comment below lang para magawa natin ng tutorial. Thank you!